Sunsahan na, sa Yolanda. Wow! Tabi yung ginagawang steam? Okay, steam. Wow. Tapos to mamaya, sir. Ano? Yun. Masarap to. Hello. Hey, Chinese. Hi, Chinese. Wow. Ano nga yung masarap? Ito po, sir, yung swan chai po, sir. Maasin na sir. Wow! Ito yung seryoso na. Ah, diba? Dala, ganyan, dala. Ito yung minakasolid. Ang saya, diba? Small lang to, no, miss? Laki pala, grabe. Oh, yes. Nagsimula sa patikim-tikim. Maganda na naman ang kwento ko sa inyo ngayon. Meron akong kinainan na naman, syempre sa Banawe. Maraming mga nakatagong mga ginto dito, hindi lang pyesa ng kotse. Nasabi ko nakatago kasi located siya sa side street ng Banawe. Macopa Street. Meron akong natutunan na kainan dito. Bahay lang. At ang nagluluto, talagang authentic na Chinese, hindi nagtatagalog. Unassuming yung bahay, pero pagkita mo ng kusina, punong-puno ng mga sariwang ingredients. Lahat ng mga seafoods nila, primo, sariwa. Tingnan na natin kung ano meron ng Old Captain Chinese Restaurant. Boiled fish ang idinayo ko dito eh. Ano nga yung masarap? Ito po sir, yung swan chai po. Swan chai po, sir. Maas na sir. Dalag? Dalag po. Ah, dalag. Pero boneless? Boneless po siya, sir. Pero yung ulo niya po, tsaka yung buto, sinaralay niya po dito. Ah, okay. O sige. Yung laman niya po. Ano yung difference ito, 880 at 1380? Ang 880 po, sir. 3 to 4 person, okay na po siya. Small size na po, sir. Okay, size po, sir. 5 to 7. 5 to 7? 7. O, ito na siguro para madami pa kami matikman. Small size, sa shell po, sir. Steam bibigla. Elephant shell. Ah, masarap yan? Yes, po, sir. Kasi tapos po siya sa baba. Parang nakita ko na may umorder nga na ito. Sige, ano pa aking ba? Halaan. Ah, halaan. Lamso po, halaan. Okay. Ano to? Ah, stir fried ano? Susu. Dami. Lahat to available? Yes, sir. Runs with chicken tail? Ano? Kakaiba yan. Tempura lang. Tempura, okay. Dami. Parang masarap din yung, ano, ito? Spare ribs po. Sige nga, spare ribs. Sumubok naman pa tayo cabbage kasi madalas spinach, kangkong, so ito medyo iba. Masarap daw ito, steam shrimp. Stir-fried po siya sa'yo na parang tawasin. Ganun? Sige, masarap to? Yes po sir. Sige, masarap. Exciting, very promising sa itsura pa lang namang pictures. Mukhang magulay na magulay. Wow! Wow! Ito ba yung ginagawang steam? Okay, steam. Wow! Tapos na mamaya, sir. Ano? Yun. Masarap to. Galaw pa eh, no? Oo. Nakakagutom tumambay sa kusina nila. Tikman na natin, ang unang dumating ay yung fried kidney with green peppers. Sobrang vibrant nung kulay nito at malalaki yung hiwa ng bell pepper.
Pati nga yung mga bawang ay buo-buo pa. Ganun din sa leeks. Yung lasa naman, smoky. Nag-work yung malakas na heat dun sa wok nila. Yung bato o yung kidney, napakalambot nito. Masarap, walang stench ng lansa o anggo. Panalo to, sa sauce pa lang, ang sarap isama sa kanin. Not your ordinary Chinese restaurant, kaya talagang hinanap ko to. First meal, gaboom na gaboom. Unang tikim, jackpot agad. Pang balance, gulay naman ang next natin. Malalaking cuts ng cabbage. Sarap. May magic yung wok dito. Tsaka, buo-buo yung garlic. May tamis pa ito pag kinain mo. Yun, no? Sarap. Sobrang sarap pala. Grabe. Second, na tinubukan. Sobrang panalo na. Dapat talaga to. Ano na ng luto? Niluto sa high heat at hindi nilanta, panalo ang gulay dito. Spare ribs. Parang ito, straight up pinrito lang. Hindi ko napanood kung paano ginawa. Pero, wala rin siya yung extra amoy. Tikma ko lang. What's up? Masarap din. Bagay dito sa lahat ng in-order ko. Lalo na pag ilalagay ko itong sauce ng gulay. Nandun sa mga sauce dito yung ano, sarap eh. Okay din ba? Walang tapon. Sobrang daming bawang niya, nakita ko yun. Binidok yung preparation niya. Tsaka buhay na shrimp yan. Sobrang nagliliyab na ang laban sa punto na to. Pasarap ng pasarap ang inilalabas nila mula sa kitchen nila. Kung iisipin mo, eh sino nga naman ba ang hindi masisihan sa live swahe na lalagyan mo ng sobrang daming bawang at i-steam mo lang, simpleng luto lang para manamnam mo yung tamis ng hipon at para lumabas lalo ang sarap ng bawang. Ang sariwa lang yung lasa ng hipon. Yan ang masasabi ko. Buhay siya kanina eh. Tapos yung bawang na inilagay, hindi naluto ng todo sa pagkakastim. Kaya nag-crunch pa rin yung bawang. At sa dami niya, grabe yung lasa ng sabaw na itong sulit. Ano to? Sa mga mahilig sa bawang, yari kayo dito. Sarap na ito. Tapos yung hipon, sariwa lang. Matamis lang yung lasa. Hindi siya na-invade ng lasa ng garlic. Magkahiwalay sila. Kaya dalawa sila magkasama. Sobrang sarap. Grabe. Sariwa na ito. Ma. Solid, grabe. Sobrang sarap. Sobrang sarap talaga. Final round. Ito na yung pinunta ko dito. Kahali-hali na ang itsura ng isda na ito. Ito na. Ito na yung reason kung ba't kami nandito. Itong pickled fish. Sabi maasim daw. Tsaka itsura pa lang parang irresistible talaga. Talagang imposibleng hindi ko siya puntahan. Titigman ko muna yung sabaw. Boiled fish with pickled cabbage
and chili ang totoong pangalan ng dish na to. May asim siya na ngayon ko lang natigman. Iba! Ibang-iba! At dahil mahilig ako sa iba, sobrang gusto ko agad. Paano ko ba man? Hindi siya hot and sour soup, hindi siya sinigang. Pwede nga sa pickles ang gagaling ang lasa. Isa pa. Iba yung asim niya. Pero ang sarap nung ana. Nung meron ng yung asim at saka yung wansoy, sasabay natin dito sa ana, sa isda. E sabaw pa lang yun. Diba? Tingnan natin ha. Walang lansa yung isda. Ang sarap, kinigilig ako kasi wansoy. So, ang dami niya naghalong-halong lasa. Alam mo nagre-register sa akin? Parang paksi. Paksi? Oo nga, pwede. Kasi parang may suka element dito. Parang yung sabaw ng paksi, yun yung nagre-register sa akin. Tapos, maganda siya kasi spicy. So, parang yun yung may kit. At saka maganda may ano, wansoy. Tama ka. Yun. Good for 2 or 3? Parang hindi ata eh. Ang tansya ko, ito na yung large. Small lang daw. Kaya naman pala 800. Ang laki at ang daming sahog. Pinagsama-samang mga gulay ito eh, na nilagyan ng ulo ng dalag. At yung laman, mabuti naman at himay na. Kaya kakainin mo na lang, naka-fillet siya. Ang sarap nga niya pag napakuluan na dahil malalambot to. Walang lansa, pero may kakaibang lasa nga dahil dun sa pickles na ginamit. Nakalagay cabbage, pero sa ilalim ng soup na to, napakaraming green na sili. At medyo maala to nung kinain ko. Pickled sili. Baka nandun yung pinakalasang kakaiba. Ayun na nakakata yung mga gulay. Adventure to. Para nga siyang hot pot na. Hot pot siya. Na ngayon ko lang natikman yung sabaw. Ang dami yung sili. Tingnan natin. Semi-dried. Uy! Yung sili dahil roasted siya. Parang pag bumibili ka ng ano, adobong mani na merong marami pritong sili. Yun yung lasa ng sili. Sarap smoky. Okay. Yun pala yun. Sobrang okay nito. Dito lang kayo makakatikim na to. Sa tingin ko ha, yung mga expert eh. Okay. Dahil ito yung pinakaiba. Ito nga yung highlight na itong restaurant. Yung pickled fish. Kumbaga siya yung masterpiece. Pero everything else lahat dito, sa tingin ko masarap. May nakasabay din kami kumain eh. Parang happy customers din sila. First time din. So, okay. Good find to. Okay na okay nga dito. Patok ang lasa. Marami pa kayong ibang pwedeng ma-order dito. Mag-eksperimento kayo. Magkita-kita ulit tayo next week. Meron tayong bago every week. Kaya mag-subscribe ka na. Game!